Bakit aga niyong natulog ka? Alas 8. Sabi ko kay mama mo, maaga tayong mahiga, no? Sabi ko, para maanindewa ko. Ito, sarili-sulis na maanindewa. Hindi ang sugat sa kandaliri, ano? Bakit? Ako po. Dry. Dry nga din na pa ako, eh. Sakit. Ginom na ginawa ko, guys. Kaya gising lang ngayon. Bukas yung ano, nagbenta na at saka yung pwede. Binuksan ni Brian, ay ang ginaw-ginaw. Ang ginaw, gusto. Ewan ko ba kay Brian? Sinat ko na yung heater sa ano. Reducing lang namin, guys. Sinat ko na yung heater sa 20.5. Oh. Ayan, mga beshi. So, 20... Indoor is 22. O, di ba ang init? Hit na hit ka dyan. Tapos sinit ko siya sa 20.5. Actually, sigur ko sa 20. Yan. Yung pala yung way na lang. Alin dad? Yung pang CR. Nandiyan dyan na. Saan ako na? Nasa guest room. Parang di makala. Sa guest room? Nasa guest bathroom. Nasa taas. So, ang ngayon is i-deliver yung couch, sabi ng structure. Sa structure ko siya in order. Nagaganda kasi ako sa aesthetics ng ano ng mga design sa structure, kaya doon ko siya in order. Yung ibang mga in order ko sa Wayfair, ang problema pala sa Wayfair, maganda siya aesthetically, pero hindi siya sturdy, hindi siya sturdy, pero sturdy naman siya. Kaso ito mga in order ko mga, no dito, stools, kaso nababakbak agad, wala pa siyang 5 days na ginagamit. Nababakbak siya agad. Pakita ko sa inyo, guys. Ito, oh. Tulad nito. Ito kasi akala ko ito metal. Hindi lang kima, nagbablog si Papa. Ito, ayun, nababakbak siya agad, oh. Tapos meron pa dito, guys. Bakbak siya agad. And hindi ko alam kung saan ang galing yung bakbak. Ayan. Tapos yung couch is dyan siya ilalagay. Andyan. Tapos nandyan yung halaman. Tapos pansamantala is nilagay muna kami ng paper blinds. Kasi sa October 31 pa, i-deliver yung pinaka-blinds namin. So paper blinds muna nilagay namin. Kasi ang kinaganda ng paper blinds is pwede mo naman siyang patanggalin sa pinakataas. Kumbaga parang naka-blue lang siya. Dyan. Kasi yung mga plants namin sa kabilang bahay, dyan ko lang nilagay. Kasi yung TV, hindi na nga kasi. Ito, hindi kinuha ito ng bumili ng bahay namin. So dyan ko lang siya. Muna nilagay pansamantala kasi wala pa tayong budget para ilagay siya dito sa likod. I-hang siya sa likod, i-wall mount. At ang gulo ng ano, oh. Ang kalat. As wala pa rin tayong dining table kasi hindi pa rin dumarating yung dining table natin tsaka yung dining chairs. So magkaiba siya. Yung dining chairs natin is from Slackshoop and then yung dining table natin is from Article. Tapos ayan, naglilinis-linis pa rin ang lola mo. Ayan, same-same pa rin isura ng ating kitchen. Nakakaloka. So ngayong araw na to, gusto ko pa na ma-insure nung ano natin ng stools natin at ng kitchen stools natin kasi match siya dito sa pagka-green nito. Green 'yan, no, pag natapatan ng araw. Kasi green yung exteriors natin ng bahay natin. So ito 'to green. Kasi hindi siya matibay pala 'to. Okay. Gigil. Come on, gigil. So ngayon, ano bang gagawin ko? So ngayon, pupunta kami ng kabilang bahay sa Mahogany. Papakita ko sa future ng bahay sa Mahogany. Kasi ang possession date ng homeowners doon is October 12. Ibibigay ko yung keys sa realtor ng October 9. Including the garage opener, lahat-lahat. Kasi nagkaroon ng problema kasi yung string sa... Ay, nababa ko nga. Paano makapag-explain na kung maayos. Bakit na itong camera, mga beshi. Alam niyo yung string sa blinds? Habang naayos ni daddy yun, napig-tape. So ngayon, napig-glass. Napig-tas. So ngayon, aayusin pa namin yung kasi, ang dito sa Canada, kung ano yung nakita ng buyer,
gusto niya ay hindi niya makikita niya kapag lumipat siya doon. So, kung hindi magkakaroon ako ng problema, kapag hindi yun na yung nakita niya. Ang problema pa nun, yung blinds na yun, yung mismong blinds na forward blinds na misting na yun is hindi na siya minibenta dito sa Calc, sa Canada. Kasi nga, parang at least yung mga kids. Face out na. Face out na siya. It didn't work? Huh? Did it work? The coffee maker. Why didn't it work? Maybe the water is... No, the milk. Oh, just press it, honey. Press it one more time. So ayun. So ngayon, bumili si Brian sa Amazon ng string para mismo para doon si Daddy magdudok yung doktor. So I have a couple of deliveries coming here probably Friday. But they're for IMC, they're not for here. Tapos i-install pa namin yung doorbell. Maraming gagawin, doorbell, couch, yung string punta kami. Tapos meron pa akong itatapon dun sa kabilang bahay. Ang dami na may clutter sa baba na inayos ko talaga. So, sa mga naghihintay ng house tour, saka na tayo siguro mag-house tour kapag medyo maayos. Bahay ako na kapag settle na kami. Off naman ako ng mga ilap pang araw, mga 4 days pa. 4 days pa ba? Today is October 6. 3 days na lang pa. Kasi nag-pick up ako ng overtime pa. Overtime pa more. Kaya ayun. Ito mga kids, pwede nga sila ng treats. Treats for Kimmer. Ayun, muntik na dentastin. Oh, only for Kimmer. Ayun, hindi sila ng treats. Treat area nila. Magawa na sila ng kape. Ayun, itsura na anin. Kusina. Naghintay ka ng kape, Gigil? Ano gusto ni Gigil? Anyway, update ko kayo kapag meron na tayo. Manas pa yung mukha ako. Alam niyo, manas lagi yung mukha ako kapag kagising ko. Kaya, huwag na tayo magdahilan na manas kasi mataba talaga yung mukha ako. Anyway, balay mo na. Si Mami nagpe-prepare ng breakfast ng mga kids. Ito yan, no? Si Gigil, si Emma, and si Kimmer. Ayun. Dad, ano? Kung nagtatapon ka ng tissue sa toilet, hindi. I-re-report ko yan kasi kung bago tapos nagbara agad, may problema yan. Wala na, nawala na yung bara. Anong wala na? Nagbara siya agad, Dad. Yeah, I'll bring it to buti, the buti ka muna. Yeah. Buti ka muna, dala ko pa yung pangbomba. Nalipat ko lahat. Oh. Ayun, Daddy, i-re-report ko yan kasi ilang araw pa lang tayo, baka laki ng tayo mo. Hindi naman. Daddy, paki-explain nga yung tayo mo. Hindi nga laki nga. Hindi naman. Ano pa to, Daddy? Nakaganto sa toilet? Oo. Malinis na yan. Huwag mo nang gagalawin. Nalalap ko si Brian. Hindi ko na kaya pala si Daddy kanina umaga, naghahanap ng pambomba. Ang bomba sa toilet. Nagbara sa toilet. Umiinom pa ako kagabi ng melatonin. Oo, oh, melatonin ka. Nagpaihi. Alauna gising ako. Pinaihi ko pa si Kimor, umambon yan. Umambon yan dahil didinig ko kay ang ginaw. Kasi Brian nagbukas pa ng bintana. Mula. Tapos eh, sabi ko, tatalian ko siya, no? Lalagyan ko ng lace. Kasi baka ba may takasan ako pag makakuha kami ng kayots. Nako, hirap na. Itinalian ko siya. I put it in the side door, as I said. Tapos ang problema ko, nung pagkataas sa mihi, naalis ko na yung lace, tumakbo sa rumyo. I know, kaya nga si... Tapos pumunta ako sa rumyo. Wala na. Hindi ko makita. Eh kasi bukas yung pintuan yun, di ba? Nakaawang. Bukas. Ang akala ko naman, nasa washing machine. Laundry. Kasi meron akong nadidinig na baka ako si, ano yun, si Kimor. Tek, tek, tek. Naku, pinuntahan ko.
Relos pala yun. Skura! Ang mga bakupatik! Sabi ko, ano to? Meron pong training dito pang paano pag gumamit ng coffee machine. Brian. Lola. And then? Push brew. Push mo me. Ay, two! No. Two, or else it won't be too much. Yeah. Two, no. Mom, two, do it. Two, two. Don't confuse her because two is too much volume. It's not enough volume, Mom. Well, we'll see. Because remember, she's only really wanting a small amount. Oh. Si Tinama. Tinama ma, ha? Parang seryoso ka dyan, Mia. Yung the first few drops is really dark and then the rest is light because it's just basically water. See, it's dark. But I'll tell you another secret. Once you feel like it's enough, you can push brew again and it will stop it. And then you see it's getting lighter and lighter. But when you think it's enough volume, Mom, stop it. There you go, Mom. It's getting lighter and lighter now. Push brew again. No. Just leave it, Mom. When you think it's... See, you see the color is getting lighter? Yeah. It's just basically water now. I would stop it. No, just leave it. Because it's going to be too dilute. Again? Yeah, stop it. There. I make a wrong one. No, that's it. No, before... I used the ristretto, the very first one. The very first one, and then and then you put water, and then that's too much. No, I just post this. Isa ka ng barista. And it's up. Mom is now barista. Congrats! And then I add some water. Okay, maglilipot kami ni Mommy sa labas. Ayan o. Kaya mo yan, Maya? Ay, grabe o. Ang ganda ng weather. Na ako na ito. Lock natin. Wait. Dami hawak. Grabe ang ginaw. Wala pang snow yan. Kung alam nilang guys kung gano'n lang ang ginaw. Ang lamig. Nasaan na si Emma? Ito si Emma. Emma, tsaka si... Diyan si Emma na lang sa'yo. Emma, kasi mag-vlog ako eh. Mag-vlog. Ayan, mga beshi. Ang itsura ng ating community sa labas, ganun lang. Medyo magulo tong vlog na to kasi may ahawak tayong jugaso. Pero ito, ang itsura ng ating community. Ang dami pang ginagawa ng bahay ba? Come on, Emma. Wala pa kaming sod. Pero sabi nila mga mid-October-ish. Ito, ginagawa. O diba? Mga nakakalavern ang mga bahay dito. Lumalavan. Come on. Iiihi mo dyan. Come on, Emma. Come on. Mems. As yung mailbox namin is nandun sa gilid. Lakad. Sige. Lakad mo yan. Ay, si Kimo, umiihi doon sa gilid. Oh. Malalaman mo na fall na talaga kasi naglagas na po ang mga leaves. Ayun na. So doon, no, dami pang bakanting lote. Ito mga ginagawa pa rin yung bahay dito sa street na to. Gigil, umihi na. Ihi na yan! Ihi. Gigil! Gigil, she's peeing, oh! She's peeing, Gigil! Pion. Pag si Emma umihi, iihi din doon si Gigil. Ay, papatalo ni Gigil. Kumbaga siya yung rain, eh. O, iihi din yan. Kahit nakaihi na si Gigil. Iihi din yan, oh. Ihi mo na yung Gigil. Ihi pa yan, oh. Layo na. Oh, sa inyo eh. Pagsasabihan mo lang siya, Gigs! Umihi si Emma. Sinumbong. Ito. Ano yan? Ang galaki din ito. Ang haba, oh. Ito mga... Ano na yun? Mga bungalow na may garage na sa likod. Kaganda. At yung mga mailbox namin, ganyan na yung mailbox namin. Wala kaming mailbox sa harap, mga beshi. Ganyan ang mga mailbox dito sa Canada. Ganito ang mga mailbox. Pakita ko sa inyo mga mailbox. Ganyan ang mga mailbox.
taga dito. Ano? Wawa naman si Emma. Nakakasikas ko. Come on, nakakalabgad ko pala. Emma kasi eh, ang kulit. Oh, tignan mo. Ganyan ang kasama mo mag-vlog. Oh. Emma, come on. Likot kasi. Ayan, ang ala, bongga. Mga ng mga bahay-bahay. O may nakatayo na dun, oh. Ito si Emma, ganito pa din. Gumakalkal pa dun. So, ayan. Ayun, another. Ito naman, sa kanan ko is mga front attached garage. Ayan. Kaya ang lalakang tingnan. Kasi yung garahe nila nasa likod na. Pero ang limited yung space nila sa likod. Pero ito, ang laki nito. Oh, 65. Tsaka ito, ang lalaki. Grabe. Ang lalaki ng mga bahay nila. As in, ang lalaki. Parang mansion. Mansion. Yes. Diba? Canyon plumbing, heating, ganyan-ganyan. Canyon plumbing din yung gumawa nung sa lumang bahay ko. May ko sila type. May sila magpakita sa akin. Yung community namin. Ayan, come on, Emma. Sabi ni Emma, lumalayo na sa bahay namin, ha. Tapos walking distance, wala pang 5 minutes sa bahay namin is itong strip mall na ginagawa pa lang. Sabi nila mag-open sila ngayong fall. Meron ng gas station, tapos may papidsa dyan, tapos may 7-Eleven. Nako! Ayan. Tapos ito yung mga, yung iba pang mga front attached ng mga bahay dito. Ang lalaki, diba? Ayan. So, ang daming, ayan, ang ganda. Grabe. Tapos meron doon parang park. Pasyal tayo doon sa may park. Si Kimmer lang is nakakabahala kasi doon siya inabot doon sa may ano. Sa busy-busy tayo dyan, ano. Busy-busy mga tao dito. Ang daming construction. Wait, pasok tayo. Doon tayo. Sa may pa-strip mall. Pa-strip mall. Ay, busy-busy itong mga apo ni Lola. Nama siya, ay may nagka-cutting grass dun, no? Eso ang gas station dito. Tutuwa talaga si daddy dito pag nagbukas ito, ma. Walking distance sa kanya pagbili ng lotto ticket. Ayan, no? Ganda. So may nagdadamo din kasi doon, kaya dito tayo sa may gitna, sa skateboard area. So ayan yung mga duplex dito. So dito tayo sa may Fitcore Extreme, mga exercise ng mga bata. Well, kahit sino naman pwede. Ayun, Extreme Fitcore. Pak na! Tapos meron dito pa basketball court si Mayora. Natatlo yung rings. Ayan. Diba, Linesh? Linesh ng ating komunidad. Oy, may basketball ball. It's basketball ball. Oh, hihipa siya dun. So, ayan. Kumpo lang po sila dun, mayroon pang meeting. Hindi ba nakita niyo? Ito na, dumating na ang couch. Pero, reveal sa ating ano, sa ating push na yan, sa ating tour, kung ano bang nabili kong couch. So, next time na po tayo mag-push. Mag-ganyan-ganyan. So, bye-bye muna. See you on my next vlog. Si daddy ay nagkakain. Kasi si mami ay nagluto ng palabok. Kahapon. Palabok. Daddy, konti lang kasi lalabas na tayo ng 6 o'clock. Ha? Huh? Sa-celebrate namin yung birthday ni Brian. Nalabas tayo ako ng take out. Nalabas. Tapos take out. So, bye-bye!